Sabi nga nila, kahit ikaw ay kanyang makalimutan, hindi mawawala ang pagmamahal kung tunay ang inyong pinagsamahan. Ito ang Cat Amazing Stories PH, ating tunghayan, ang panibago at kakaibang kwento natin ngayon. Ang kwento ng babaeng tumulong nga sa isang estrangherong lalaki na nawala ng alaala at di kalaunan ay naging nobyo niya. Pero bigla na nga lang itong nawala. At ang plot twist, hindi nila inaasahan na magiging maid pala ang babae ng lalaking ito na isang mayaman pala. Pero hindi na siya kilala ng lalaki na siya nga ang tumulong sa kanya at naging nobya niya. Ang tanong, bakit nga ba ito tinawag na The Gambler's Wife? Tunghayan natin sa exciting, kakaiba at nakakakilig na kwentong ito. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo. Matapos makababa ng bangka, bigla na lamang akong nagulat sa nakita ko. Tao ba yun? Bagay? Hayop? Utal-utal kong sabi nang makita ang isang lalaki na nasa tabing dagat. Unti-unti ko itong nilapitan at nakita kong tao nga. Diyos ko po! Tao nga! At ang gwapo, Shems! Tay! Tay! Tawag ko sa aking ama na kasalukuyang tinatali ang bangka. Ano ba yun, Yumi? Magpinoyhenyo ka dyan mag-isa, busy ako. Tay naman eh! Seryoso nga, tao! May tao po rito! Agad namang lumapit ang kanyang tatay sa kinaroroonin niya at kinumpirmang tao nga. Di na lang nga nila ito sa bahay. May sugat siya sa kanyang noo at may mga pasa ang kanyang braso. Ano kayo nangyari sa kanya? Tay, i-mouth to mouth ko na to. Sagot naman ang kanyang tatay. Yumi, alam kong wala ka pang nagiging kasintahan. Pero huwag kang tigang. Pati taong walang malay pag-iinteresan mo pa. Dun sa bayan, maghanap ka ng maniligaw sa'yo. Napakunot noo naman si Yumi at sabi nga nito, Tay naman eh, hindi na mabiro. At least alam mo na mabait talaga ako. Tsaka malay mo, gusto ko lang siyang i-CPR. Inakay na nga siya ng kanyang tatay. Sa isip pa nga, nitong si Yumi. Ang bigat naman nito, pero ang laki ng absa. Joke lang, syempre di ko pinisil yung tiyan niya. Titig na titig nga siya sa lalaki. Mabuti na lang. At humihinga pa yung lalaki at mukhang mahimbing lang sa pagkakatulog. Kaya nang gumalaw ang kamay niya, ay agad nga nitong nilapitan. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang mga mata. Hi, ako si Yumi. Anong pangalan mo? Tinignan niya lamang ito na parang nagtataka. At sabi pa nga nitong si Yumi, nasa bahay ka namin. Nakita ka namin dun sa may dagat. Taga saan ka ba? Umiling naman ang lalaki at lumingalinga sa paligid. Wala akong maalala eh. Hindi ko alam kung anong pangalan ko o saan ako nakatira. Wala akong maalala. Hala, lagot ka na. Bulong nga nito. Sabihin ko kaya na asawa ko siya. Lukarit nga na isip nitong si Yumi. And they live happily ever after. Baka maging ganun ang kwento namin, pero syempre, hindi yun ang sinabi ko. At sabi na nga lang ni Yumi, huwag kang mag-alala. Hanggang hindi pa bumabalik ang alaala mo, pwede kang tumira muna dito. At saka nga niya ito, nginitian. Nagugutom ka ba? Ipaghahanda kita ng makakain. Salamat. Sambit lang ng lalaki. Habang nag-uusap pala sila, ay palihim ngang nakikinig ang kanyang papa. At sabi nga niya, Anak, kawawa naman yung lalaking yun. Baka hinahanap na siya sa kanila. Alam mo, sa itsura niya pa lang, mukha siyang anak mayaman eh. Maaari naman siyang manuluyan dito hanggat hindi pa bumabalik ang alaala niya para matulungan niya ako sa pangingisda at nang may magawa naman siya. Bumalik si Yumi sa loob at binigyan ng kape at tinapay ang lalaki. Oh, kumain ka muna. Lagyan mo ng laman yung tiyan mo. Salamat, sabi ng lalaki. At ngumiti ulit. Noong una mahihain siya at hindi pa lakibo,
Pero kalaunan ay naging komportable din siya sa kanila. Ilang buwan na nga rin ang nakalipas. Yumi! Tawag nga ni Tantan kay Yumi. Oh, sagot niya mula sa loob ng bahay. Hay, bakit pa ako pinagsasampay mo ng mga labahin ha? E trabaho mo kaya to? Hirit nga niya. Hoy Tantan, akala ko ba e nagkaintindihan na tayo? Ako maglalaba at magbabanlaw, tapos ikaw ang magsasampay. Sermon nga ni Yumi sa kanya. Hay, itong... Hindi na niya natapos ang sasabihin nang bigla namang magsalita si Yumi. At sabi nga nito, huwag ka nang magreklamo dyan. At saka, bumalik na nga ito sa loob ng bahay. Tantan ang ipinangalan nga nila sa lalaking walang maalala dati. Hindi naman kasi nila alam kung ano yung tunay niyang pangalan. Hoy, bulyaw nga ni Yumi nang makalabas nga ito mula sa kwarto. Ano? Tanong nga ni Tantan habang nasa bibig niya ang isang baso ng juice. Nagtimpla ako ng juice para sa lahat. Tapos iinumin mo lang yun sa akin? Ayos ka din eh, no? Kundi ka lang. Ha? Basta. Sus, Yumi. Pareho lang yon. Salina na lang kita ng bago. E nauhaw lang ako eh. Andami ko kayong sinampay. Ayaw mo nun? Magkalaway na tayo? Pangaasar pa nga nitong si Tantan kay Yumi. Yuck! Para na tayong nag-kiss pag ganun. Bahala ka nga dyan. At saka nga siya padabog na lumabas ng bahay. Pero sa totoo lang, oo nga no, para na silang nag-kiss. Hoy Yumi, saan ka pupunta? Yumi, hintayin mo ako. Hindi pinansin ni Yumi si Tantan hanggang sa naramdaman na nga lang niyang may tumapik sa balikat niya. Sabi nga ni Tantan, Yumi, saan ka pa kasi pupunta? Bakit hindi mo ko isama? Ikaw gusto mo talagang nagpapahabol. Siyempre, chicks kaya ako. Joke, may pesta kasi ngayon sa bayan. Kaya yun, gusto kong pumunta. Napakunot noo si Tantan at sabi nga nito, tapos hindi mo ako isasama? Aba, ayos ka, para kang others. Sagot naman ni Yumi, bala ko naman sanang isama ka Tantan. Ang kaso, napikon ako sa'yo eh. Jombagin kaya kita. Halika nga dito. Hala, halika na agad. Ikaw ah, may gusto ka sa akin no. Pangaasar nga ni Tantan ulit sa kanya. Pero sagot naman ni Yumi na nakataas ang kilay. Ang sabi ko, halika na dito. Makutusan muna kita bago kita isama. Gets mo? Tinaas naman ni Tantan ang kanyang kamay. At sabi nga nito, okay, fine. Sorry na. Okay na tayo ah. Okay? Please? Sagot naman ni Yumi. Okay na Tantan. Ilayo mo na nga yung mukha mo. Ba kung ano pang sabihin ng iba. Mas nilapit pa nga ni Tantan ang kanyang mukha ngayon. At sabi pa nga nito, sa tono na nang aasar, bakit? Ayaw mo ba? Alam mo Yumi, para tayo yung nasa pelikula. Ako yung handsome. Tapos ikaw yung beast. Sabay humalakak nga ito. Umirap naman si Yumi at sabi niya, che, walang ganon. Beauty and the Beast yun, no? Kakapanood lang natin ng isang linggo, nakalimutan mo na agad. Yung kukote mo talaga eh. Sa hinabahaba ng asaran, ay sinama na nga rin ni Yumi si Tantan. Nasa bayan na nga silang dalawa at naglilibot-libot. Hay, ang ganda-ganda talaga ng bear na yun. Sabay turo nga sa isang laruan. Paano ba maglaro dyan? Yumi, kailangan mong barilin yung tatlong lata. Pag natumba yung tatlo, sa'yo na yung prize. Ganun lang kasimple. Hindi ka pa ba nakapaglaro niyan? Umiling lang naman ang lalaki. Ah, tara. Nakangiting sagot ng binata. Kuya, magkano po yung isang tira? Hoy, bastos mo ah, sabi ni Yumi. Pero sagot naman ang lalaking tinanong ni Tantan, 50 pesos, tatlong tira. Naku Yumi, 20 lang pera ko eh. Hayaan mo na nga Tantan, wala tayong pera, magtingin-tingin na lang tayo. Kibit balikat na tugon ni Yumi at umalis. Hinabol naman siya ng binata. Alam mo, may idea ko. Alam ko kung paano to padadamihin. Halika, may nakita ako kanina, sumunod ka na sa akin. Sabi ni Tantan.
Nagtungo nga sila doon sa isang tayaan kung saan pupusta ka ng 5 piso. Kung natayaan mo ang jackpot, mananalo ka ng 50 pesos. Itinaya niya ang unang 5 piso at saka naggato ang jackpot ang natayaan niya. Hanggang sa yung 20 niya, naging 220. Walang talo. Panalong panalo pa nga. Bilib nga rin ito sa swerte ng lalaki. Mukhang sinapian siya ngayon ng swerte o baka siya naman ang lucky charm niya. Sa isip nga ni Yumi. Bumalik na nga sila sa baril-barilan at nagbayad siya ng 50 pesos. Sa 3 tira, asintado, lahat kaya nakuha niya yung teddy bear na gusto niya. Kaya sabi nga nito, ang galing mo namang tumira, Tantan. Sabi niya habang naglibot-libot pa nga sila, habang yakap-yakap niya ang isang malaking teddy bear. Pero sa pagkakataong ito, nilapit nga ni Tantan ang kanyang muka sa babae at sabi nga nito, anong sabi mo? Ang galing kong tumira? Ah, bastos ka rin pala eh. Pang-aasar nga nito sa babae. Kinutusan tuloy siya ni Yumi. Pero pagkatapos nga nun, ay sabi na nga ni Tantan, oh, dahil dyan, bati na tayo ah. Na para bang sila bata? Sagot lang naman ni Yumi, oo na, sige na, bati na tayo. Alam mo Tan, sa pagsusugal, naniniwala akong swerte-swerte lang yan. Pero sagot naman ni Tantan, hindi ganun yun Yumi. Sa pagsusugal, nakadepende yun sa halaga ng itataya mo. Marami kang ang larong na ipanalo, pero mas malaki naman ang halaga na natalo mo. Ibig sabihin nun, sa 5 rounds ng laro, 3 beses kang nanalo at 2 beses kang talo, pero pagbilang mo ay nabawi mo lang pala yung kapital. Meron ding 3 talo, 2 panalo pero malaki pa rin ang naiuwi mo. Togo naman ni Yumi. Hay! Hindi ko nagigets ang sinasabi mo. Nagiging alien ka na naman. Sagot naman ni Tantan, ah basta, dahil may pera pa tayo, tara, tara kumain. Sige ba, libre mo ako ng ice cream ah, may natira pa naman na panalo mo eh, diba? Sabay, siko nga nito sa lalaki. Gabi na nga, nang makauwi nga sila, daladala nila ang lechong manok na binili ni Tantan. Naglaro pa kasi sila ng maraming beses. Tay, mag-aapo na naho! Masayang sigaw ni Tantan habang si Yumi ang naghahanda sa hapag. Lumabas naman ang kanyang tatay. Oh, saan naman galing yan? Huwag niyong sabihin na ninakaw niyo yan. Tugo ni Yumi. La, si tatay, anong tingin niyo sa amin, manggagancho? Sagot naman ang kanyang tatay. Kay Tantan, hindi. Pero sa'yo, mukhang hindi ka mapagkakatiwalaan eh. Kahit anak kita, ewan ko ba? Sabi nga nito at ngisi kay Yumi. Umaakto naman si Yumi na parang nasaktan nga at hawak-hawak ang dibdib. Grabe tay, parang hindi ako anak. Ouch, pain, pighati. Galing po yan sa panalo ng sugarol na katabi ko. Sabay turo nga kay Tantan. Kung makapagsabi kang sugarol ako, mukhang hindi ka naman nakinabang dyan. Hoy, matakaw. Luwa mo nga yung ice cream. Tsaka yung kwek-kwek na nilibre ko. Tugon ni Tantan. Pero pagpipigil naman ng kanilang tatay sa kanila, o siya, kumain na nga tayo. Isang araw, pauwi si Yumi galing labas. Nakaupo si Tantan sa hagdan ng bahay. Kanino ka pa naghihintay sa akin? Tanong nito at sa kanyang ibinaba ang bag. May inihagis siya sa kanyang kahon. Na agad naman niyang sinalo. Napakunot noon na nga lang si Yumi at tanong nga nito pagkatapos saluhin ang kahon. Ano to? Nagkamot ulo nga si Tantan at sabi nito, ha? Ah, buksan mo na nga lang. Mata ang pangtingin, hindi bibig Yumi. Dahan-dahan itong binuksan at tumambad kay Yumi ang isang makinang na kwintas. Hoy, gagi ka. Saan mo to ninakaw? Tantan, mahirap lang tayo pero may dangal pa rin tayo. Lagot ka, isuli mo na to. Baka makulong pa tayo eh. Mabuti sana kung ikaw lang. Kapag may pumunta ditong polis, wapakils ako sa'yo ah. Napakunot noon naman si Tantan at sabi nga nito, anong ninakaw? Baliw ka talaga Yumi.
Binili ko yan. Nakipag-tongits ako kanina. Kaya yun, naisipan kong bilhan ka ng kwintas. Para naman magmukha kang kamahal-mahal. Ano? Hoy, kahit walang kwintas, kamahal-mahal ako. Akala mo ba walang nagmamahal sa akin? Sabi naman ni Tantan. Ano ka, sibuyas na ngayon ang kamahal-mahal, no? Eh ikaw na una, Yumi. Pagsabihan pa naman ako na magnanakaw. Okay, fine. Sorry na. Oh, isuot mo to sa akin. Sabay abot nga nito. Sa kwintas. Napangiti naman si Tantan. Tumayo at naglakad papunta kay Yumi. Kinuha niya ang kwintas mula sa kahon at isinuot ng marahan sa dalaga. Nakatalikod ang dalaga habang si Tantan naman ay parang halos nakayakap sa kanya dahil nilagay nga nito ang kwintas sa leeg ng babae. Salamat ah, sabi ni Yumi at pinakumbaba nga ang tono ng boses. Basta, magpakabait ka lang. Marami kang premyo sa akin. Naglakad siya patungo sa bangka at tinulungan ng tatay na itulak ito. Siya naman ay dagli ang hinubad ang palda dahil may suot naman siyang shorts at sumunod na nga kay Tantan. Nauna nga siyang sumakay sa bangka at sumunod naman siya habang tulak-tulak ito ng kanyang papa. Habang tulak nga ito, nagsimula na nga siyang magsagwan at makasampa na nga rin sa bangka. Mayumi! Panunukso ni Tantan habang nagsasagwan. Tigil-tigilan mo nga ako sa pagtawag ng ganyan kung ayaw mong itulak kita dito. Sagot naman ng ama ni Yumi. Aba, kung mag-aaway lang din naman kayong dalawa, eh, kayong dalawa na lang kayang itulak ko dyan. Sabi naman ni Tantan. Eh tay, si Yumi kasi hindi pinapansin yung feelings ko. Sabi naman ni Yumi. Ew, feelings mo mukha mo. Wag ma kung ginaganyan-ganyan, Tantan. Manggagancho. Sus, magbebente ka na next year pero pabebe ka pa rin. Magmature ka na, oy. Hoy, Tantan, kasalanan mo rin naman yan eh. Dagdag ng tatay habang hila-hila ang pukot nito. Napakunot noo si Tantan at tanong nga nito, bakit naman po? Kasi parang itinuring mo na nakababatang kapatid mo, si Mayumi. Kaya yan tuloy, kinukuya-kuya ka niya. Saad nga ng ama ni Yumi. E tayo naman eh, kung kuya lang pala tingin niya sa akin, bakit niya ako inalikan sa labi kahapon? Biglang hinawakan ni Yumi ang bibig ng binata. Hoy, kung ano nung kasinungalingang sinasabi mo dyan, tikam mo nga yung bibig mo, Tantan, ihulog na talaga kita dito. Sagot naman ni Tantan, huwag kang mag-alala, nahulog na ako sa'yo. Sabi nga niya, habang nanunuyo. Hoy, kayong dalawa, huwag niyo nga akong idamay sa landian niyo. Kung kayo na, edi mabuti. Kung hindi pa, bahala na kayo basta. Tumulong muna kayo sa pangingisda natin. Doon na kayo sa pampang, maglandian. Sabay-sabay silang nagtawanan. Ito yung mga panahon na masaya siya kasama ang nobyo na si Tantan. Kahit sa buong isla, alam na ang relasyon nilang dalawa. Palaging laman ng isip niyang mga alaala na yon ni Tantan. Bigla na lang kasi siyang nawala na parang bula. Simula nung araw na nawala siya, ay hindi na nga niya ito nakita pa ulit. Pagkatapos noon, namatay rin ang kanyang itay. Sayang nga, hindi man lang sila nakita ulit ni Tantan. Kaya napilitan din nga siyang lumuwas ng Maynila para mamasukan bilang isang kasambahay. Sa isang mayamang pamilya siya namasukan bilang maid. Hey, tawag nga sa kanya ni Ma'am Akimi. Ano po yun, ma'am? Tanong ni Yumi. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayaw ko ng apple tea? Gusto ko lemon. Sermon nito. Ma'am, sorry ho. Sabi niyo po kasi kanina. Hindi na nga niya natapos pa ang kanyang sasabihin nang bigla na nga lamang itong buhusan ng tea. Sasagot-sagot ka pa? Hindi na nga lang siya umimik. Siya si Miss Akimi Villaruel. Siya ang fiancé ng nag-iisang anak ng amo niya. Pero hindi pa nga niya nakikita si Sir Zeus dahil nasa States ito pero alam niyang ngayong araw ay uuwi ito galing States. Akimi, what the hell are you doing? Sigaw ng isang boses ng lalaki. Oh, Zeus.
When did you come back? Tanong ni Miss Akemi. I said, what are you doing? Pag-uulit nga ni Sir Zeus. Go get your stuffs and umalis ka na muna. Dagdag nga nito. Nakayuko nga lang si Yumi habang nagpupunas. Rinig niya ang hakbang ng sapatos ni Sir papalapit sa kanya. Are you alright? Tanong nito. Namangha siya nang makita ang mukha niya. Tan? Sambit nga ni Yumi. Pero sabi ng binata sa kanya, sorry? Ayos ka lang ba? Pakiramdam ni Yumi ay para siyang yelo na unti-unting natutunaw sa harapan ng binata. Bumalik ka muna sa kwarto mo. Ate Cho, pakilinis po lahat ng kalat. Sabi nga ni Zeus at ibinaling niya ulit ang atensyon kay Akemi. That's the reason why ayoko may kasal sa'yo. Hindi ko matansya ang temper mo. Umuwi ka na. Pagod ako galing sa biyahe. You better get home. Dagdag na sabi ni Zeus na halatang naiinis. Hindi mo malam ba ako yated? Masungit na tanong ni Akemi. You can manage it yourself. Saka umakyat ang binata. Habang nakaupo si Yumi sa kama, naguguluhan siya. At sa isip nga nito, bakit hindi niya ako nakilala? Mahigit isang taon naming nakasama si Tantan sa isla, pero hindi niya ako nakilala. Ang daming tanong na umiikot sa isip niya. Napaluhan na nga lang siya at napahawak sa kwintas na nagsisilbing huli niyang alaala. Naghahaponan ng pamilya Monte Carlos at siya naman ang nagserve ng tubig. Nanginginiga ang kamay ni Yumi habang nagsasalin siya sa baso. Relax, sambit nga ni Zeus. Pansin niya ang panginginig ng kamay nito. Kahit sa steak, ito nakatingin. How was Las Vegas? Tanong ni Don Sebastian. It's fine. Maikling sagot ni Zeus. Since nakauwi ka na, kailan mo balak ihanda ang engagement party niyo ni Akemi? Tanong ni Donya Sabrina. If you want, pwede natin yung isabay sa welcome party mo, iho. Dugtong ng ama niya. Pero, matapang na sagot ang binata. I don't want to get married with Akemi. Kaya wala akong plano para sa engagement na yan. Pero iho, hindi na natapos si Don Sebastian ang sasabihin niya dahil sa pinakita ni Zeus. I'm tired, Dad. Let's talk about it some other time. Tumayo na nga rin ang binata at naglakad patungong pool area. Ikaw, sabi ni Zeus, sabay turo sa dalaga. Ako po? Uutal-utal na tanong ni Yumi. Isunod mo yun sa akin. Aniya. Opo. Agad na kinuha ng dalaga ang tray na may alak at glass at sumunod kay Tantan. Este, Sir Zeus pala. Naupo ang binata habang nakatingin sa pool. Saan ko po ito ilalapag, sir? Kumunot noon naman si Zeus at sabi nito, alangan namang ilapag mo yan sa damuhan. Ako pa bang magtuturo sa'yo kung nasaan ang mesa? Masungit nga nitong sabi. Sagot naman ni Yumi pagkatapos ilapag sa mesa. Sorry po, sir. Pour me some drinks. Yes, sir. Agad namang sagot ni Yumi. Sa isip-isip ni Yumi, sa kinikilos niya, hindi siya makapaniwalang siya, si Tantan, dahil sa hindi naman siya ganun dati. Nagbago na nga siya. Sa isip-isip pa nga ni Yumi, sira ulo ka na nga dati, mas naging sira ulo ka pa ngayon. Dati, malakas ka lang mga sari, bakit parang ngayon mayabang ka na? Hindi na ikaw yung Tantan na minahal ko. Pangit mo. Sabay umirap nga ito sa kanyang isip. Sa tingin mo ba, bagay kami ni Akemi? Biglang sabi ni Zeus. Sagot na lamang ng babae. Oo naman po, maganda siya at mayaman. Kaya syempre, bagay na bagay kayo, sir. Pero tugon naman ni Zeus, hindi siya maganda para sa akin. At wala din akong pakialam sa kayamanin niya. Ano pa ng pangalan mo?
Yumi po, Mayumi. Sige, makakalis ka na, Mayumi. Tila umiiyak ang puso ni Yumi. Sa tuwing makakaharap niya ang binata dahil hindi siya nito maalala. Linggo na kinaumagahan, day off nga niya. Naghanda siya para umalis. Nakasanayan na nga niya kasi na magsimba. Habang papalabas siya, pababa naman si Sir Zeus mula sa pangalawang palapag. Saan ang punta mo? Tanong nito habang pababa ng hagdan. Magsisimba lang po ako, sir. Magsisimba? Ipagdasal mo ako, ah. Sabi ng binata. Sige, hatid na kita. Hintayin mo ako sa labas, kukunin ko lang yung sasakyan. Samantalang si Yumi, naghihintay naman sa parking lot na parang nagtataka. Pero naputol nga ang kanyang iniisip dahil huminto ang sasakyan sa harapan niya. Akmang, bubuksan na sana ni Yumi ang pinto pero lumingo-lingo ang ulo ni Zeus at lumabas ito mula sa driver's seat. Pinagbuksan pa siya ng binata ng pinto. Saang simbahan kita, yahatid? Isuot mo na rin yung seatbelt mo. Tumango si Yumi pero hindi niya alam kung paano ilagay yung seatbelt na yun. Medyo ignorante pa. Bigla na lang niyang naramdaman ang kanyang mga kamay na humihila sa belt at saka ito nilock ni Zeus. Pero dahil nga sa ginawa niyang yun, nagkalapit tuloy ang kanilang mga mukha. Nang tumingala nga si Zeus, ay nakita nga niyang malaanghel na mukha ni Mayumi. Tila ba nag-slow motion ang lahat? Dahil nga, sa eye-to-eye contact nga nila. Nag-iwas na nga lang ng tingin bigla si Zeus. At tanong na nga lang nito, okay ka na? Pag-iiba pa nga nito ng topic. Teka, nakapunta ka na ba sa kasino? Kasino? Naku, hindi pa po. Gusto mo ba turuan kita? Kailangan mo lang naman akong panoorin. Sabi ni Zeus habang nagmamaneho. Naku sir, magsisimba pa po ako eh. E di magsimba tayong dalawa. Sabi naman ni Zeus. Huminto nga sila sa St. Paul Cathedral at pinagbuksan pa rin siya ng pinto ni Zeus. Sabay nga silang nagsimba. Mula umpisa ng misa hanggang matapos, ramdam nga niyang nababagot siya. Pagkatapos ng misa, sir, hindi niyo naman kailangang samahan pa ako magsimba. Feeling ko kasi naboboard ka. Baka mamaya masunog pa kayo sa loob. Bahagya namang napatawag si Zeus. At sabi nga nito, ayos lang yun. Basta manood ka ng game. Sabi ng binata habang nahangiti. Nakasakay na nga ulit sila sa kotse niya. Ayoko maging tagapagmana ng dad sa business niya. Iba yung gusto kong gawin. Out of the blue nga na nagkwento si Zeus. Ayoko din namang isama si Akemi sa mga game ko. Kaya ikaw ang isasama ko. Pwede ba yon? Nagtataka si Yumi. At sagot nga nito, paano kung makakahindi? E papunta na nga po tayo dun eh. Walang choice nga niyang sagot kaya napahalakhak na nga lang siya. Huminto nga sila sa Casa de Hotel at umakyat sa pangalawang palapag. Blue Dragon ang tawag ng mga tao doon kay Zeus. Nagtungo sila sa isang counter at iniabot niya ang bitbit niyang suitcase. Cheap please, all in. Sabi ni Zeus sabay abot ng suitcase sa kahera. Any available VIP room? Yes sir, this way. Your chips will be delivered on your room. Ani ng isang agent na babae. Thanks, sagot ni Zeus. Sumunod si Yumi hanggang sa marating nga nila ang VIP room. May dalawang babaeng agent ang nasa room. Your chips will be here any minute, Mr. Blue Dragon. Sabi ng agent na naghatid sa kanila. Thank you, sagot na naman ni Zeus. Ang tawag sa dalawang agent na yan ay bankers. It will be them versus me. Paliwanag nga niya kay Yumi. Nakakunot noon namang tanong ni Yumi. Dahil walang kaalam-alam doon, anong lalaroin niyo, Sir Zeus? Magpapalakihan lang kami ng baraha. Manood ka. Pulong ng dalaga. At sabi nga nito, hay, kung nung dati pa, sugarol na siya. Hay, ganun pa rin ngayon. Pero,
Andun pa rin kaya ang swerte niya? Mr. Blue Dragon, your chips are here. 10 million. Saka ngumiti si Zeus. Teka, 10 million sir? Bakit ilang yun naman? Hindi nga muna siya pinansin nang binata. Nagsimula na nga rin ang laro at 500,000 agad ang taya ng binata. 500,000? Sigurado ka sir? Gulat na gulat. Nasabi ni Yumi. Shhh! Sabay dampi ng daliri nang binata sa bibig ni Yumi. Umpisa palang panalo na agad. Tapos tumaya ulit si Zeus ng 700,000. Huy, ang laki nun ah! Saway ni Yumi. Okay lang yan, pero ako naman to eh. Sagot niya. Hanggang sa yung kaba ni Yumi ay napalitan ng excitement at saya. I'm tired. Cash in all the chips please. Saad ni Zeus sa agent. Tanong nga muli ni Yumi na napakakulit nga at daming tanong. Matagal ka na ba nagsusugal? Nginitian lang siya ni Zeus. Nasa VIP room pa rin sila habang naghihintay. Mr. Blue Dragon, here's your cash, 28 million. From 10 million? Tapos naging 28? Tanong ni Yumi na mataas sa boses. Nagulat ka na doon? Eh kung tutuusin, ang liit lang ng halagang yun. Sabi nga ni Zeus, habang pauwi sila ay ang daming sinasabi ni Yumi. Alam mo kanina sir, grabe yung kaba ko sa tuwing pumupusta ka. Paano kung matalo ka? Paano kung overconfident ka lang? Paano kung nagsobrang nag-enjoy ka lang? Tumawa lang si Zeus ng malakas. At sabi nga nito, Yumi, from now on, stop calling me sir. Call me Blue Dragon. Pag tayong dalawa lang, nahilang kasi ako. I feel comfortable kapag kasama kita. Kahit kahapon pa lang naman, kita na kita. Parang meron tayong special connection. Plus, alam mo ba kung bakit panalo ko? Kasi, ikaw ang lucky charm ko. Sabay lumapit nga ito sa babae. Kaya lagi ka na lang sa tabi ko ha, sabi pa nga nito. Tumango na nga lamang si Yumi. Pero sa totoo lang, ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib at mabilis. At tinatago nga lang niya ito. Makalipas nga ang ilang oras, nakauwi na nga sila ng mansyon. Simula noon, tuwing linggo na nga silang magkasama sa kasino. Siya na taga-collect ng mga panalo niyang chips. Naalala nga niyang mga araw na siya ang palaging kumokolekta ng panalo niya sa perya. Yung kaba niya noong una niya itong dinala doon, napalitan ng excitement. Excited siya dahil sa mananalo na naman siya at excited dahil makasama niya ito. Do you have something to tell? Confess or ask? Seryosong tanong sa kanya ni Zeus. Habang nagmamaneho isang araw pa uwi. Napakunot noo si Yumi at tanong nga nito, gaya ng ano po sir? Huminga muna ng malalim si Zeus. Gaya ng mga tanong na, bakit ko iniwan ang isla? Biglang napamulat ng mata si Yumi. Nagulat siya sa sinabi ng binata. Alam mo? Tanong ni Yumi. Sagot naman ni Zeus. Alam ko, kahit nung sa simula pa lang. I'm just worried to tell you everything. Pag-amin nga nito. Namumuo nga ang luwas sa mga mata ni Yumi at tanong nito, ano? Nagpatuloy naman sa pagpapaliwanag si Zeus. Umalis ako dahil naaalala ko ang lahat. I planned to go back, pero hindi pumayag ang parents ko. Instead, pinadala nila ako sa States. Simula na never na kitang nakalimutan. Lagi kang nasa isip ko. So why can I not recognize you, Yumi Santa Ferrer? Sinasama kita dahil gusto kong makita yung mga ngiti mo sa tuwing nanalo ako sa perya dati. Unti-unting pumatak ang luha sa mga mata ni Yumi. Bakit di mo sinabi? Napailing nga saglit ang lalaki at sabi nga nito, I'm scared, Yumi. May kinuha siya sa bag niya na isang manipis na libro. Take this. Tsaka inabot niya ang isang bank book na naglalaman ng 1 bilyon.
Bukod sa pag-aaral sa States, sumusugal din pala si Zeus sa mga malalaking kasino at kilala siya doon bilang Blue Dragon, the billionaire gambler. Gamit ang kanyang sariling pera, kakayanin niyang magpatayo ng sarili niyang kumpanya. Paakbang si Yumi patungo sa sala para ibigay kay Blue Dragon ang kape niya. Pero hindi pa man siya nakaabot doon, ay nandoon na nga si Akemi. "Good morning, babe," bati ni Akemi kay Zeus habang nakaupo ito sa sala. "What's going on?" tanong ni Zeus na tila nagtataka dahil kasama ni Akemi ang parents niya. Bumaba naman sina Don Sebastian at Doña Sabrina mula sa hagdan. "Well, they are here to talk about your marriage, Zeus," saad ni Don Sebastian. "Sorry? What? A wedding?" nagugulo ang tanong ni Zeus. "Yes, we need to prepare for your engagement," sagot naman ni Mr. Villaruel. "Wait, Dad, no! Either you like it or not, you don't have a choice, son," sagot ni Don Sebastian. Nabaling ang tingin ni Zeus kay Yumi. "No, listen, Nakami. Sorry to hurt your feelings, pero nakikipag-break na ako sa'yo kahit wala namang naging tayo. This marriage is just for business partnership. Walang love sa relasyon na to, Akemi." Walang pag-aalinlangan na saad ni Zeus. "Zeus, you're just tired. I know, nasasabi mo lang yan dahil nagulat ka sa bilis ng pangyayari," sagot ni Akemi. "Akala mo, ganun lang yung kadali, Zeus? Papa ko ang pinakamay mataas na shares ng Monte Carlos. Sunod lang ang papa mo. Paano na lang ang kumpanya niyo kung wala ang papa ko? I have Mayumi Santa Ferrer. Siya ang gusto kong maging asawa at hindi ikaw." Saad ni Zeus, sabay baling ng tingin sa dalaga. "Zeus, huwag kang padalos-dalos sa desisyon mo. Isipin mo yung kumpanya," pananakot ni Akemi. "Yes, you're right, Akemi. Iniisip ko nga ang company, pero kaya ko i-handle ang financial problem na hindi umaasa sa tatay mo. At dahil nandito na rin na nga lang naman ang lahat, Mr. and Mrs. Villaruel, hindi ko pa matatanggap ang anak niyo na maging asawa ko. Ma'am, Dad, I want Yumi to be with me forever. Siya at ang papa niya ang tumulong sa akin noong mga panahong wala akong maalala. Wala ako dito kung wala si Yumi. Huwag na rin kayong mag-alala about the Monte Carlos. I'll manage everything if mag-withdraw ng partnership ang Villaruel." "Paano mo nasasabi ang mga yan, Zeus?" sabay ilinga ni Akemi. "Your company is nothing without our funds. And yet, kung umusta ka, akala mo parang independent ang status ng kumpanya nyo?" Dagdag na sumbat ni Akemi. "Go! Withdraw all your shares," matapang na sagot at hamon ni Zeus. "Okay, sige. Let's stop the engagement then. But we will not withdraw all our funds and share," dagdag ni Mr. Villaruel. "Go ahead," sagot ni Zeus. "Zeus," saway ni Don Sebastian ng kanyang ama. Hinablot ni Zeus ang kamay ni Yumi palabas ng bahay. "Tandaan mo to, babalik ka rin sa akin habang nagmamakaawa at lumuluhod. At that time I will not take you anymore," patapos na salita ni Akemi. Tuluyan na nga silang lumabas si Zeus nang pinto matapos marinig ang mga pagbabanta ni Akemi. "At bakit mo naman ginawa yun?" tanong ni Yumi sa kanya habang nasa loob sila ng kotse. "Magsusugal ka?" sabi naman ng lalaki. "Listen, Yumi, okay? Walang alam si Dad sa pagiging gambler ko. Hindi niya alam na malaki ang personal funds ko. Kaya hindi niya yun pinapakailaman. Ang gusto ko lang ngayon ay ikaw. Magiging maayos ang lahat basta kasama kita. Please, just stay. I chose you over Akemi. Sinakripisyo ko ang lahat para lang hindi ka mawala ulit. Stay with me." Pakiusap nga niya kay Yumi na talaga namang nagsusumamo. Sagot naman ni Yumi, "Hindi mo naman kailangang sabihin yan, Tantan or Zeus. Ikaw pa rin naman ang pipiliin ko
at gusto kong makasama habang buhay. Hindi inakala ni Yumi na may isang malaking mansyon si Zeus outside Manila. Nang makarating ay sabi ni Zeus, "Pasok ka. Ito yung magiging bahay natin ngayon at may sasabihin ako sa'yo. Umupo ka muna." Bumukas ang isang projector at pinresenta nga niya ang sariling negosyo. "This is Blue Casino de Lotus. This is the most famous and number one casino in Las Vegas, Nevada. Naipatayo ko yan, Yumi, dahil sa mga panalo ko. At pinaplano kong magbukas ng branch dito sa Manila. Meron na rin akong site at under construction, kaya isang taon mula ngayon ay magbubukas na nga rin yan. Isa lang ang motivation ko for doing all of this, at yun ay dahil sa'yo. Pupunta tayo ng States since under construction pa naman yung bagong branch ng casino dito sa Manila. Sasama ka sa akin sa ayaw mo man o sa gusto, okay?" Sabay hinaplos si Zeus ang magkabilang pisngi ng dalaga. Bigla na nga lang din niya itong hinalikan sa labi. Marahan ito at di kalaunan ay naging passionate, at maya-maya ay humalik na nga rin pabalik si Yumi. Kinaumagahan, bumaba si Yumi galing sa kwarto niyang nagluluto na si Zeus sa kusina. At aba, topless habang naka-apron. View pa lang, ulam na. "Good morning, Mayumi." Maganitong biro. "Tigilan mo nga yung pag-pronounce ng pangalan ko na maraming letter I. Bukas, alis tayo papuntang Las Vegas." Bungad nga ng lalaki. Pero sabi naman ni Mayumi, "Natatakot ako, Zeus. Hindi pa kasi ako nakasakay ng eroplano buong buhay ko eh." "Matatakot ka pa ba? Kahit alam mong kasama mo naman ako." Masaya kasama si Zeus. Palagi siyang may assurance sa mga bagay-bagay, kaya palagi nga siyang kampante. Hanggang andito si Zeus, alam niyang safe siya. Nasa airport nga sila ni Zeus. Wala silang ibang dalang gamit. Bukod sa cellphone at wallet, mga importanteng cards at mga importanteng dokumento. Naghihintay nga sila ng ilang minuto para mag-board matapos makapag-check-in. "Flight 557, Manila to then, please proceed to the boarding gate 3. Announcement sa airport. Let's go." Bulong ni Zeus habang nakahawak sa kanyang kamay sa bewang. Na connecting flight nga sila, kaya mula Manila sa Denver, Colorado, USA sila darating. At another flight from Denver to Las Vegas. "Relax ka lang. Hawakan mo lang ang kamay ko kung hindi ka komportable." Mahinahong sabi nga ng binata. "Basta dito ka lang, Zasa, magiging okay ako." Sagot naman ni Yumi. Nang nasa alapaap na nga sila, ay hindi nga niya namalayang ang imbing na pala ng pagkakatulog niya. Habang tulog ang dalaga, ay nakatitig sa kanyang binata at ang nasa isip ni Zeus. Dati pa, ay gustong-gusto ko nang makasama si Mayumi. Ayokong mawali sa kanya. Gagawin kong lahat. Protektahan lang ang babaeng pinakamamahal ko. Mahimbing na nakasandal si Yumi sa mga balikat niya. Hindi nga niya iniinda ang manhid ng braso. Makita na nga lang niya itong mahimbing na natutulog, ay ayos na nga ito sa kanya. Matapos ang mahaba-habang biyahe, tanaw niya ang Colorado. Nakalapag na nga ang eroplano ng magising si Yumi. "Andito na tayo." Bulong nga ni Zeus kay Yumi. Tsaka niya ito inalalayong makatayo. Bumaba nga sila ng eroplano at lumipat sa eroplanong patungo sa Las Vegas. "They'll serve dinner, kaya hindi ka maugutom. Mahilig ka pa naman sa pagkain. Pagbibiro nga nito." "Tantan," sabi nga ni Yumi bilang pagsita. "Anong balak mo pagdating natin sa Las Vegas?" Tanong ni Yumi. "Gusto kitang turuan ng mga bayo. And after that, tuturuan kita mag-jet ski. Alam kong miss mo na ang dagat. Ma-experience mo ng snow. Magbabike tayo sa buong kalye. Kahit ano, basta kasama ka, gagawin natin lahat." Nakangiting sagot ni Zeus at dahan-dahan hinawakan niya ang kamay ng dalaga. "Magpapakasal tayo. At ikaw na si
Mayumi Santa Ferrer, Monte Carlos. Pumapayag ka ba na maging asawa ko at maging ina ng mga magiging anak natin? Umiti ang dalaga at tumango. I love you with all my heart, Yumi. Sagot naman ni Yumi. I love you to Tantan. Exactly 8 PM ng gabi nang marating nga nila ang Blue Mansion of Lotus. Good evening, Mr. Blue Dragon. Bati ng mga kasambahay. Good evening. This is Mayumi, my girlfriend. Hello sa inyong lahat. Masayang bati ni Yumi sa kanila. Sobrang laki ng mansyon na to. Hindi ko inaasahan. From this moment, you will be the queen of this house. Sabi nga ng lalaki. Kinaumagahan, nang magising ang binata ay hindi niya na muna ginising si Yumi. Agad niyang tinawagan si Jesse, ang tagabantay ng rancho sa Blue Lotus Farm na ihanda ang paborito niyang kabayo. Matapos masiguradong handa na ang kabayo, ay agad si Sus nagtimpla ng kape sa kusina at dinala ang 2 tasa ng kape pabalik ng kwarto. Yumi, mahal. Panggigising niya rito. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata at mga ngiti niya una niyang nasilayan. Good morning. Here's your coffee. Dagdag nga rito. Salamat. Tugon ni Zeus habang nakangiting nakatingin sa tasa. Nagsisingkita ng kanyang mga mata dahil sa kagigising niya pa lang. Doon tayo sa terrace. May papakita ako sa iyo doon. Sabi ni Zeus. Inalalayan siyang makatayo. Kinuha niya ang tasa ng kape at nagtungo nga sila sa balkonahe. Tanaw doon ang Malaforest Garden ng buong mansyon. At doon ay naghihintay si Jesse. Dala ang paborito nga niyang kabayo na si Yanni. As I promise, makakabayo tayo. Iikuti natin ang buong farm. Sambit ni Zeus. Matapos makapaghanda, ay bumaba nga sila sa hardin. Magandang umaga, Mr. Blue Dragon. Nasa magandang kondisyon po si Yanni para maglibot. Bunga di Jesse. Naunang sumakay ang binata. Inalalaya naman ni Jesse si Yumi na makasakay sa kabayo. Sabay pagpalo sa puwet ng kabayo at nag-umpisa na nga itong maglakad. Dito natin palalakihin ang mga magiging anak natin. Sambit ni Zeus. Ilang anak ba ang gusto mo? Tanong naman ni Yumi. Kahit 10 pa yan. Sagot nga ni Zeus. Pero nagbibiro nga lang ito. Anong 10, Tantan? Ginawa mo naman akong baboy nun eh. Aba, ayokong panganganak na lang ang ginagawa ko sa buong buhay ko. Alam nga namang isa lang. Eh, manglaki-laki ng bahay. Hirit nga ni Zeus. Masyadong maraming 10. Kahit 2 lang o kaya 3. Ano, Yumi? 3? Ang konti naman nun. Huwag ka nang magreklamo. Sino bang masusunod sa ating 2? Kung ikaw, Tantan, ang mag-aanak. Siyempre hindi, di ba? Siyempre akong masusunod. Tugon ni Yumi. Napakunot naman si Zeus sa tanong ito. Ha? Bakit naman ikaw? Siyempre, pag ba sa loob ko pinaputok desisyon ko yun, eh siyempre bata yun. Tantan, ilinga ni Yumi. Bababa na nga sana siya. Nang biglang nagwala si Yanni, ang kabayo. Pinakalma na nga lang ni Zeus ang kabayo habang tawa ng tawa. Tignan mo na, kahit si Yanni, sa akin kampi. Sa'yo talaga kakampi yan. Eh kabayo mo yan eh. Maktol nga ni Yumi. O siya, 3, okay na yun basta magiging masaya ka lang. Madali lang pala ikaw kausap eh. Pumalik na nga sila sa mansyon matapos. Mag-ikot at iniwan na nga kay Jesse ang kabayo. Siya na magdadala. Kay Yanni pabalik sa farm. Let's have our lunch at may pupuntahan pa tayo. Ha? Saan pa? Tanong ni Yumi. Malalaman mo mamaya. Nagtanghalian na nga ang lahat kasabay ng mga kasambahay. Grabe, parang may fiesta. Ang daming pagkain sa mesa. Manghang-mangha na saad ni Yumi. Para may choice ka, Yumi. Oo, ikaw nga yung choice ko, Tantan. At yun ay ang sumama sa'yo. Napangiti na nga lamang ang lalaki. After manang halian, ay agad na pinahanda ng binata ang kotse.
pinagbuksan niya si Yumi ng pinto at inilapat ang palad sa ulo upang hindi tumama sa pinto ng kotse. Nagtungo agad siya sa driver's seat at isinuot ang seatbelt. "Saan ba tayo pupunta?" tanong ni Yumi. "Itong future wife ko naman, napakaraming tanong. Malalaman mo pagdating natin doon." Tahimik silang nakikinig ng music habang nakatanaw sa view ng labas. "It's a 30 minutes drive away from the mansion." Narating nga nila ang Blue Lotus Hotel and Resort. Agad pinagbuksan niya si Yumi ng pinto at saka sila naglakad papasok ng resort. Abot hanggang tenga ang ngiti ni Yumi nang masilayan niya ang malawak na dagat sa kanyang harapan. "Good afternoon, sir." Bati ng mga staffs sa resort. "Good afternoon. By the way, I would like to introduce to you Mayumi Santa Ferrer. Siya ang aking soon-to-be wife." "Good morning, madam." Bati pa nga sa kanya ng lahat. "Madam Karao," panunukso nga ni Tantan sa kanya. Agad hinila ng binata ang kamay ni Yumi patungo sa ipinahanda nga niyang jet ski. "Lika na." Tugon nga nito. Nang nakasakay na nga sila, ay umangkas na agad ito sa likuran at ipinilipit ang mga kamay sa bewang ng binata. "Ang saya pala dito!" Sigaw nga ni Yumi mula sa likuran. Enjoy na enjoy si Yumi na sumisigaw sa likod habang binibilisan ang pag-andar ng jet ski. Sinabayan nila ang bawat alon at inaaliwang bawat talsik ng tubig sa kanilang mga pisngi. Matapos iyon, ay nakuha pa nga ni Yuming makipaghabulan sa kanya sa baybayin. Akala niya naman ay hindi niya ito maahabol. Kung panaginip man ito, ay ayaw na nga ni Zeus magising pa. Ang mga ngiti ni Yumi ang dahilan ng lahat ng to. Hinding-hindi na niya ito uliti iwan pa. Nagpalipas nga sila ng ilang oras kaharap ang bonfire. Nakasandal sa binata si Yumi at sabay pinagmasdan ang bituin. Dahan-dahang iniabot ni Zeus ang singsing na nasa kanyang bulsa. Isinuot sa kamay ni Yumi nang hindi na siya tinatanong. Alam na rin naman niya ang sagot. Dahan-dahan nga niyang idinadampi ang mga labi sa kanyang mapula at mapangakit na labi. Hindi nga siya pinagkaitan ng halik at humalik nga ito pabalik. Saksi ang buwan at bituin sa kalangitan sa kanilang pagmamahalan. Kinasal na nga rin sila, isang engrandeng kasal, at invited ang kanilang mga malalapit na kaibigan. Enjoy na enjoy sila sa pag-i-stroll sa lugar. Matapos yun, ay masayang lumipas ang isang taon na sila ay magkasama. Halos nalibot na ng mga minamaneho nilang bisikleta ang buong syudad. Sabay silang nagbibisikleta tuwing umaga, naglalakad sa hardin tuwing gabi, at sabay nilang pinamamahalaan ng Blue Lotus. "Tantan," sigaw ni Yumi habang pababa ito ng hagdan. "What's with the shouting, Tanya?" "Buntis ako." "Buntis ka?" Utal-utal nga na sagot ni Zeus. "Oo, buntis ako. Magiging nanay na ako." Sambit nga nito. "Bakit ikaw lang?" naguguluhan niyang tanong. "Siyempre ako lang naman talaga yung babae rito eh. Ikaw, siyempre di ka magiging nanay dahil magiging tatay ka." Piloso pong sabi nga nito. "Magiging tatay na ako?" tanong nga ni Zeus. Masayang-masaya nga ang dalawa. Nabuhat pa nga niya ang babae dahil doon. At inikot pa nga sa hangin. 9 months after, ay nanganak na nga si Yumi ng dalawang lalaking fraternal twins na sina Zeus Ezequiel Santa Ferrer, Monte Carlos at Zeus Elijah Santa Ferrer Monte Carlos. Mabilis na lumipas ang ilang taon. Pumalik nga sila ng Pilipinas dahil sa may gagawing voting para sa next chairman of Monte Carlos. Mula na iya ay sinundo nga sila. Palis ng residency malapit sa branch site ng Blue Casino de Lotus dito sa Manila. "Ez, Ellie," tawag nitan sa mga bata. "Papunta ako sa MC, may gusto ka bang ipadala o ipabili sa akin?" tanong ni Zeus. "Don't worry, Tantan. Pupunta kami ng mga bata sa mall." "Ganun ba? Mag-ingat kayo ng mga bata, okay?"
Sabay halik ni Zeus sa noo niya. Nasa mall sila ng mga bata nang mag-cruise ang landas sila ni Akemi. Sabi nga ni Akemi, "Oh, look who's here." Ang muchachang nakabingwit ng isang mayaman. Napairap naman si Yumi at sagot nito ng palaban. "Wala akong oras makipag-away sa iyo, Akemi. Kaya huwag kang umarang sa daan ko." "Oh, really? Is this Zeus' twins?" At nabaling ang tingin ni Akemi sa kambal. "Wala ka ng paki doon." "Of course meron. O baka naman kasi hindi anak ni Zeus ang kambal." "Akemi, stop talking nonsense. Zeus chose me over you 5 years ago. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin nakaka-move on?" "Ipinahiya ka niya sa harap ng pamilya niya, and even worse, sa mismong harap ng pamilya mo." Tugon naman ni Akemi, na parang nag-aapoy na nga ang tingin. "Wow, ang tapang mo na ata ngayon. Ano pinagmamalaki mo? Ang mga anak mo kay Zeus? As if namang pamamanahan ni Tito Sebastian yung mga bastardong batang yan." Sa pagkakataong ito ay nanggalaitin na nga itong si Yumi dahil dinamay na nga nito ang mga bata. "Hoy, babae, wag na wag mong matawag ng bastardong mga anak ko." Sabay dinuro pa nga nito. Dagdag naman ni Akemi na medyo napaatras nang dahil sa katapangan ng babae. "Bakit? Hindi ba totoo?" Tugon ni Yumi. "Excuse me. Legal wife ako ni Zeus. Kasal kami sa simbahan. Legal na dala ni Eze and Ellie ang apelyido ng ama nila. Dahil biological na anak ni Zeus ang mga bata." Pangiinis pa ni Akemi. "Okay. See you sa voting. Tignan na lang natin kung sino ang kawawa." Maarte nga nitong sabi. "Tignan natin kung matatanggap ni Tito Sebastian ang lecheng batang yan. Paniguradong kahit na kaunti, walang mamamana ang mga yan." Pero matapang na sagot ni Yumi. "Oo naman, dahil nananalaytay ang pagiging Monte Carlo sa mga bata kaya siguradong matatanggap sila. And one thing, I just want to remind you, don't mess up with me anymore. Akemi Villaruel, dahil 5 years ago, hindi na ako si Mayumi Santa Ferrer. I'm Mayumi Santa Ferrer, Monte Carlos. I'm the chosen one, not you." Sabi nga dito ng palaban. Halata ang inis at galit sa mukha ni Akemi nang umalis nga sila ng mga bata. "Kuya Jun, yung mga bata po, iuwi niyo na po muna. Nadaan lang po ako ng branch site, magta-taxi na lang ho ako. Ingat po kayo ha. Yes po, Madam Mayumi." Sagot nito. Pumara siya ng taxi at nagtungo sa branch site ng Blue Casino de Lotus. Mula Macau ay bibisita si na Mr. Francois Colorado at si Lan Lee na mga kasosyo ni Zeus sa branch ng casino sa Macau at Hong Kong. Sa kabilang banda ay kasalukuyang nasa opisina niya si Yumi ngayon at nagko-compute ng total shares na pwedeng makuha ng daddy niya para sa nominees ng chairman position of the board sa oras na papunta sa kanila ang boto. Nang pangatlo, sa may pinakamataas sa shares ay sigurado ng panalo nila. Nakarinig siya ng isang katok at ang sekretarya niyang si Limuel ang nasa likod ng pagkatok na to. "Pasok ka." "Mama Akemi, nasa akin na po ang information ng CEO ng Blue Lotus." Saad dito sabay abot ng isang brown na envelope na naglalaman ng mga pwede niyang malaman. Binuksan niya ang mga nilalaman ng envelope na iniabot sa kanya ni Limuel. Mga properties ito ng Blue Lotus. Nasa mga 10 Blue Lotus properties. Paliwanag pa ni Limuel. "He is the most famous gambler in casinos sa States at sa buong Asian gambling. Sa pananaliksik pa namin, ay hindi alam ng kahit na sino ang buo nitong pangalan. Bukod sa pagkakakilanlan niya bilang Blue Dragon of Casino, the billionaire god of gambling. Pwede ba tayong mag-request ng appointment sa kanya?" Tanong ni Akemi. "Yes, madam. Sinusubukan ko pong makapag-schedule ng meeting kay Blue Dragon pero sabi po ng sekretary niya, busy pong schedule nito eh." "Well, no matter what happened, we need Blue Dragon in our side." Dagdag pa ni Akemi. "Hindi po man nakakaalis si Limuel,
ay may kumatok na naman sa pinto at nagulat si Akemi sa pagsulpot ni Zeus. Hi, Akemi. It's been a while. Saka ito pumasok. Iwan mo muna kami. Utos ng babae kay Lemuel. Tsaka ito malis. Anong kailangan mo dito, Zeus? Naghihirap ka na ba ngayon? At andito ka? Pero sabi ni Zeus, relax, Akemi. I'm here to check the shares status of Monte Carlos. Saan nito? Matapang at nagmamalaking sagot naman ni Akemi. Ako lang naman ang chairwoman of the boards at kalahati ng shares ng company ay sa akin. Ewan ko na lang kung manalo ang papa mo. Napakunot noo. Itong si Zeus at sabi nito, ha? Sinong nagsabi sa'yo na si dadang nominated para sa chairman position? Ang asawa kong si Mayumi Monte Carlos ang nominated bilang next chairwoman. Diyos ko, Zeus. Hanggang ngayon na hindi ka pa rin marunong mag-isip. Nag-i-imagine ka pa rin ng mga imposibleng bagay. Let's see. See you sa voting. Sabi na nga lang ni Zeus. Nasa bahay ngayon ng dad niya, si Zeus. Sinama nga niya si Yumi at ang kambal na sila Eze at Ellie. Kinausap naman nila ang magulang nito. Dad, gusto kong ibigay mo ang lahat ng voting shares mo para kay Yumi. Huwag nating hayaan na mapunta ang MC sa mga Villaruel. She's my wife and she's your daughter-in-law. I hope for your cooperation. Hindi nagsalita ang mga magulang ni Zeus pero alam niyang hindi sila nito bibiguin. Pero sa current financial status ng Monte Carlos, ay masyado itong behind sa mga Villaruel. Nalaman din ni Zeus na ang ama ni Akemi ang bagong chairperson ng kumpanya. Mahigit 20% shares ang pagmamay-ari ng mga Villaruel, habang 18 shares lang sa Monte Carlos. Pero lingid sa kalaman nila, isa rin pala si Zeus sa mga shareholders na may hawak na 12% shares and 3% shares ay ang manggagaling sa kasosyal niya sa trabaho. Kamakailan ng invitation ng mga Villaruel tungkol sa share voting para palitan ang chairman at binigyan niya ito ng pag-asa na ang magiging boto ng Blue Lotus ay mapupunta sa mga Villaruel. Dumating na ang araw para sa voting. Lahat ng miyembro ng boards ay dumalunga. Nakaupo siya sa tabi ni Yumi. Nasa harap nila sila mom and dad niya. Francis at Silan is sitting away from them. Nasa side sila ng Villaruel. Good morning, everyone. I'm Gregory Villaruel, the current chairman of the board. Hereby announcing the two candidates for the chairman position. Ang aking anak na si Akemi Villaruel and the former chairman of the boards, Sebastian Monte Carlos. Objection! Agaw eksena ni dad niya. I, Sebastian Monte Carlos, is withdrawing my nomination para ipasa sa aking daughter-in-law na si Mayumi. Lihim na napangiti si Zeus at kitang-kita sa mga mata ng Villaruel ang pagkabigla. Now open for voting, sabi ng chairman. Total na 20% shares ang mabilis na nakuha ng Monte Carlos. Mayumi has 18 and Akemi has 20. Sagot naman ang isa. I, Colorado, a shareholder of Blue Lotus with 1% of share, binibigay ko kay Akemi. I am Lee na may 2% share. Binibigay ko ang boto kay Miss Akemi. Si Zeus mismo ang nagutos. Kinali at Colorado na ibigay ang vote kay Akemi. Nagpatuloy pa ang pagbobotahan hanggang sa may 34 na nga si Akemi at 28 lang kay Mayumi. Wala na bang iba pang boboto? Tanong ni Chairman Gregory. Ako! Sigaw ni Zeus at tumayo. Ha? Bumoto ka na! Nakataas ang kilay na sagot ni Akemi. Tugon naman ni Zeus. Well, oo nga. Pero, bilang anak ng Sebastian Monte Carlo na may 5% share pero may karapatan akong bumoto ulit. Kumunot ang noon ng chairman. As if naman na may remaining shares ka pa. Tanungan ito. Pero nagsalita muli si Zeus. Ako lang naman si Zeus Monte Carlos, ang CEO
and owner ng Blue Lotus Casino. Binibigay ang lahat ng 12% shares ko sa aking asawa ni si Mayumi. Siya si Blue Dragon? Nagbulungan nga ang mga nasa silid. Hala, sino si Blue Dragon? Lahat ay namangha. Sarit-saring reaksyon ang nakuha niya after niya i-reveal na siya ang Blue Dragon. Wala nang ibang sumagot. Final decision is voted by the majority of vote shares. With 40% voting share, I hereby announce the new chairwoman of the board, Mayumi Santaferrer Monte Carlos. Nagpalakpakan nga rin ang lahat. Tanggap na rin ni na mom and dad, ang mga anak niyang sina Eze at Ellie. Everything is handled with care by Yumi. Nagdaos nga rin ang pangalawang kasalang dalawa. This time, ay invited na ang pamilya nila at mga malapit na kamag-anak. Nagsumpaan ang dalawa na sa hirap at kinhawa, lagi silang magsasama. Ngayon ay masayang nabubuhay ang dalawa. 12 years old na ang kambal na panganay at may sumunod pang dalawa. At mula noon, naging masaya nga ang pamilya nila. Sino ba naman ang mag-aakala na ang nagkakilala na dalawang tao sa hindi inaasahang pagkakataon, ngunit magkakahiwalay rin, ay muli nga ang pagtatagpuin ng tadhana. At astig version nga ito. Dito na nga rin nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Yumi at Tantan / Zeus. Tunay nga na kung talagang mahal mo ang isang tao, kahit gaano pa katagal na taon ang lumipas, ay siya at siya lamang ang nilalaman nito. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at shout out po sa mga sumusunod. Alduin Abeliano, Jane Rosario, Teresa Malikdem, Feli Vergara, RDC, Annalisa Junicio, Josie, Alexis Jazz de la Cruz, Ruby Corazon Riera, Ostanalito, Charmaine Lemorin, Brandora Caza, Catherine, Juvelin Romero Chisa de Hino, Antanaka, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po. At muli, ito ang Cat Amazing Stories PH.